Hello everyone, sa muli tayo po ay dadako naman sa pag-aaral sa salita ng ating Diyos. At bago natin ipagpatuloy, ay mangyaring i-click mo muna yung subscribe button at pindutin yung notification bell para lagi kang ma-update sa aking mga bagong upload. Now, ang ating pag-uusapan po ngayon ay maliligtas kaya ang mga naghihingalo kung magsisi tapos ay namatay? Now, may mga taong hindi maingat sa pagsasalita tungkol sa mga taong binawian na ng buhay. Ang iba ay nagsasabing nasa langit na sila kahit gaano pa ito kasama. Wala kang maririnig na nagsasabing nasa impyerno na sila. Ang pagsisisi po ay bunga ito ng tunay na pananampalataya mo kay Jesus. Alamin muna natin yung tunay na kahulugan ng pagsisisi. Now, ang pagsisisi po ay pagbabago ng isip at layunin. Meaning ay tuluyan na niyang iiwanan yung dati niyang masamang gawain at mamumuhay na sa pagsunod sa ating Panginoon. Tandaan natin na alam ng Diyos ang taong tunay na nagsisi. Hindi sa panglabas na anyo ang tinitingnan po ng ating Diyos, kundi ang kaloob-looban ng ating mga puso. Kung basahin po natin yung unang Samuel, 16:7, ganito po ang sinabi. Ngunit sinasabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. So, mapansin natin na ang Diyos ay tumitingin sa puso natin. Kaya, maliligtas kaya ang mga naghihingalo kung magsisi tapos ay namatay? Ang sagot po natin ay may maliligtas, mayroon ding hindi. Bakit? May dalawa kasing tao na nagsisi bago namatay. Una, tunay na nagsisi. Sabi ko nga sa inyo, alam na ng Diyos kung sino ang tunay na sumampalataya at nagsisi sa Kanya. Ito ang pangako ng Diyos sa tunay na nagsisi. Sabi po sa Gawa 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Kaya napakaliwanag na pinapatawad ng Panginoon yung totoong nagsisi talaga. Mapagpatawad po ang Diyos natin, mga kapatid. At ito nga yung gusto niya sa lahat ng tao na ang lahat ay magsisi. Dahil ayaw kasi ng Diyos na ang lahat ay mapahamak. Sinasabi po yan sa 2 Pedro 3:9. Ang sabi, binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kasalanan sapagkat hindi niya nais na may mapahamak. Kaya kung ang taong naghihingalo bago siya namatay ay sumampalataya kay Jesus at pinagsisihan niya naman yung kanyang mga kasalanan at nakita naman ito ng Diyos na totoo ang puso niya at sigurado ang Diyos na susunod talaga sa kanya kung sakaling bigyan ng pagkakataong mabuhay, ay siguradong may kaligtasan po yan, mga kapatid. Ito ang nangyari sa kasama ni Jesus na magnanakaw na siya ay nakiusap at nagsisi. Ang sabi po sa Lucas 23:42-43, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ano po yung sagot ni Jesus? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So nakita po natin na sa panahong iyon lang siya nagsisi. Pero nakita ng Panginoon na yun ay tunay. Hindi naman iyon isasama ni Jesus. Ang isa sa mga kasama niya doon sa cross, kung hindi nakita ni Jesus ang puso na totoo talagang nagsisi sa kasalanan niya. Kaya ang sabi ni Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. So, mayroong tunay na pagsisisi. Pangalawa pong klaseng taong nagsisi bago namatay. Nagsisi, ngunit hindi totoo. Yan yung pagkakaiba doon. Napansin naman natin na yung mga kasama ni Jesus doon sa cross na magnanakaw ay dalawa po. Isa ang tunay na nakatanggap ng kapatawaran dahil sa tunay na pagsisisi.
Ngunit yung isa, naniniwala akong nangangailangan din siya ng tagapagligtas, ngunit hanggang bibig lamang. Basahin natin yung kanyang reaksyon o ang kanyang sinabi sa Lucas 23:39. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Anong sabi? Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. So, sa puso niya o sa isip niya na gusto niya na maligtas, nangangailangan din po siya ng kaligtasan, Savior. Kaso, ang problema hanggang bibig lang. At tandaan natin na mayroon ding tao na nagsasabing, saka na lang ako magbabago o magsisisi kung naghihingalo na ako. Saka na lang ako magsisisi kung nakita ko nang bumababa si Jesus sa alapaap. Maraming nagsisi dahil iniisip nilang mamamatay na sila at kailangan na nila. Nung malusog pa, wala sa isip ang ganitong pagpapasya. Kung ganito ang prinsipyo mo sa buhay, mga kapatid, na magsisi ka lang kung maghihingalo ka na o di kaya'y kung nakita mo nang si Jesus ay bumaba na galing sa langit, manganganib dito, mga kapatid, yung buhay mo. Kasi ito na lang yung nalalabi mong oras at wala ka ng second chance. Paano kung hindi ka pagbibigyan ni Jesus? Paano kung hindi ka patatawarin? Paano kung impyerno pala yung bagsak mo? Dahil nga akala mo dahil naghihingalo ka na at doon mo gawin yung pagsisisi, nakalusot ka. Pero mga kapatid, baka isip lang natin yan. Sabi po sa Galacia 6:7, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Hindi natin maluloko, mga kapatid, ang Diyos. Kaya mo lang gagawin ang pagsisisi dahil naghihingalo ka na. E paano kung hindi pala iyan tunay? Paano kung bigyan ka ng pagkakataong mabuhay at naging malakas at malusog at balikan na naman sa dati mong gawi, buhay at pamumuhay na walang takot sa Diyos? Kaya sa foreknowledge ng Diyos o sa advance na kaalaman niya, alam na niya kung sino ang totoo at hindi. Alam niya kung sino ang kanyang pipiliin at hindi. Alam niya kung sino ang bibigyan niya ng kaligtasan at hindi. Basahin natin sa 1 Pedro 1:2. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Hesukristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. At sa Roma 8:29 naman, sapagkat iyaong mga nang una pa'y kanyang nakilala ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Pansinin, ang sabi, sapagkat iyaong mga nang una pa'y kanyang nakilala ay itinalaga naman niya. Meaning, noon pa man, alam na ng Diyos kung sino ang susunod sa kanya o hindi. Sa kasalukuyang nangyayari at sa mga darating, alam na niya ang puso ng tao, mga kapatid. Alam niya ang tunay na nagsisi o hindi. Ganon din ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi sa Juan 6:44, ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Alam na ni Hesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa kanya at kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya mga kapatid, maliligtas kaya ang mga naghihingalo kung magsisi tapos ay namatay? Ang sagot natin ay may maliligtas, mayroong hindi. Bakit? Dahil may dalawang klaseng tao na nagsisi bago namatay. Yung una, tunay na nagsisi sa ating Panginoong Hesus. Yun ang may kaligtasan. At yung pangalawa, nagsisi ngunit hindi totoo. Yan po ay walang kaligtasan. Kaya sana ay mayroon po kayong natutunan mula sa ating video. Salamat po sa inyong walang sawang panonood. Pakikinig, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At sa muli tayo po ay magkita-kita naman sa aking mga susunod na video. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Salamat po. God bless everyone.